Umpisa ko lang sa umpisa. Paano nag-umpisa yung lahat? Saan galing sa Jubilin? Paano nyo siya nakasama? Paano nyo nakita? Bali, ano po, inabangan po namin eh. Inabangan po namin sa galing sa ano. Inabangan nyo sa Robinson. Diyan na lang po sa kanto ng Panlupa. Doon, saan kayo ba doon nag-abang dyan? Ako ang nag-abang, ako yung pinaka-lookout niya. Yung papasok po doon, sir, sa ano? Sa tindahan? Opo. Doon kayo nag-abang? Opo. Saan sa Jubilin bumaba? Sa kanto. So matindahan din sa papasok doon. Opo, opo. Ano siya nakiyan? Huli ka ba sa kentos kasi hindi bisa dumaklaro doon kasi medyo magubat pa yun. Okay. Bisa dumaklaro yun doon. Ako doon ako sa may court, yung edamuan ko doon. Doon ako po nakayo. Pagbaba ng Jubilin, sino yung sumalubong sa kanya? Wala po nagsalubong. Naglakad siya papasok? Naglakad lang po siya papasok. Tapos yun, sinundan nyo na? Opo. Tapos magsisinyas po ko sa kanya na kung may tao o wala. Pago doon na po siya nakabang sa unahan. Doon yun na po hinablot yung pinsan ko. So sa yung isa mong kasama, sa una nakabang, na ikaw sumusunod ka Jubilin? Opo, opo. Hindi, medyo malayo lang ang distansya ko sa kanya kasi. Oo nga, sumusunod ka Jubilin, yung isa mong kasama nakabang sa unahan? Opo, opo, opo. Alright. Ngayon, paano mo siya nabigyan ng sinyas na wala ng tao? Anong usapan? Ano lang po, bali lighter lang po. Sinyas ko ng lighter. Sinyas mo ng lighter? Opo, sinyas ko ng lighter. Na wala ng tao. Tapos yun, doon yun na po hinablot. Doon na ba sa papasok doon niya inabot sa damuhan? Opo. Alright. Anong paghabot niya? Anong ginawa ng... Medyo malayo kasi ako. Nandun naman ako sa may mangga, sir. So, silang dalawa nagpapang dumog doon. Mga kano kalayo yung mga agwat mo? Mga ilang kasi metro ka? Hindi ko ma-estimate kung ilan. Paano ang nagpapang dumog doon sinasabi? Yung nag-ano po sila, nag-ano po sila yung... Siyempre yung tinakpan niya yung mga ng pinsan ko. Siguro kung ano ang kinatamit niya. Nagpapalag po yung pinsan ko doon. Nagpapalag siya? Opo. Makaalis kasi parang tinakpan niya ng bunga kasi hindi masyadong nakasigaw yung pinsan ko eh. Hindi masyadong nakasigaw. Tapos? Doon na po din na nasa sa may bangin-bangin doon. Minuwat niya? Hinila niya po doon, hinila niya. Hinila niya, pinagkad niya? Opo. Wala nang malay? Nung hinila niya, wala malay? Yung pagkahila niya, nagpapandungo po sila doon. Nagpapandungo po sila doon. Lumalapan pa sa Jubilin? Opo. Pero nangihina na siya? Opo, nangihina na. Habang kinakalagad niya, papunta doon sa damuhan? Opo. Tapos? Doon niya na po ano yung parang mawala nang halos nang hininga yung pinsan ko bago niya binuhat yung parang lupaypay na po pa sa pagsakala siguro parang lupaypay na doon niya na ano binuhat papunta doon sa may kamutian tapos sinisan niya ako na umikot ako sa kapila tinex ka niya? Sa tinex ko lighter yung lighter nagsinyas po siya na ano na doon ako umikot sa kapila okay na doon ako mag-posting kasi medyo maling ano yun doon, medyo clear yun doon, may maraming bahay yun doon. So sinyas lang kayo? Opo. Para hindi marinig? Opo. Sinyas po siya. Tapos? Pag sinyas niya sa akin, doon na po yung ano, nakikita ko na ano, kasi medyo maliwanag yun po. Inubaran niya na yung pinsan ko doon. Inubaran sa Jubilee, nakikita mo? Opo. Tapos ano pa makikita mo? Medyo ano pa. May hininga-hininga pa. Oo, tapos ano pang nakita mo? Habang yung pagkalapos niya, pagka may nagsinyas sa akin na ano, maglapit ako doon. Paglapit ko doon yung pinsan ko, walang hininga. Wala na, as in wala nang hininga. Wala na po talaga siya. Tapos noon, sabi niya sa akin, pumunta ka sa kabila, sa may akas siya. Magpusting ka doon kasi buwating ko doon. Pagkabuhat niya po, doon niya na po dinala sa ano, sa yung pinaglagyan. Bangin-bangin? Opo. Doon yun na po dinala. Tapos ako, pagkatapos niyang gawin yun, umuwi po ako sa ano, sa bahay. Gumalis ako doon sa bahay namin. Tapos siya, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kung mga doon, nag-inom pa siya, kung saan siya pumunta. Kasi takot-takot sa akin, kasi siyempre, puluno yan, kalalaya lang yan. Gulong po yan. Kailan siya lumaya? Bago-bago lang lumaya. Anong kapalit nun? Nung ginawa mong lookout? Hindi mo rin siya ginasa? Wala, hindi po ako gumalaw sa kanya. Hindi po ako gumalaw. Siguro sa... Anong kapalit nun? Paano ka napapapayag? Parang natakotin ako sa kanya na ano ba?
kasi nag-usap-usap na lang, nagsasabi-sabi na siya ng ganun. Siyempre, kulong na yan. Eh, kulong yan. Eh, umuya, kung anong gawin niya sa akin, kasi nga, sa ano nga, pag naginuman kami, lagi niya akong ginagamitin yan. Lagi niya akong sasaktan. Ano niya si Jovelyn? Pinsang po rin po. Pinsang buo niya? Pinsang mo rin po siya? Yung... Opo, opo. Tapos yung time na yun, nung ano, medyo ano na, medyo mainit na. Kaya tawagan niya ako, pumunta ako ng San Jose. Daling ko rin yung mga kainip, daling ko rin yung mga barkata ko doon. Sa San Jose. Yung cellphone pala, saan napunta, ibang gamit? Hindi ko po alam kung saan niya dinala ko, kung saan niya dinala yung cellphone. Bakit? Kasi saan, siya, saan siya ang nandun sa ano eh, siya yung stop-insan ko, pero ako lang naging lookout eh. Siya yung nandun. Yung cellphone yung gamit ng pinsa namin, hindi ko alam kung saan na dinala. Kasi ang sabi ng nanay, di ba, sumagot pa pero tahimik. So sino yung sumagot doon? Hindi ko po ano, hindi ko po alam kung nasagot niya pa ang tawag o ano, ng ano, ng tawag na yun. Kung nasagot pa niya, ng pinsang ko. Bakit nasa kanya yung cellphone? Nasa kanya na yung cellphone eh. Nasa kanya yung cellphone. Nasa pinsang ko yung cellphone. Yung gamit, yung bagong jewelry sa kanya rin? Oo, oh, nasa kanya. Kasi naka ano pa eh, nakasuot pa sa bag, ano, nakabag pa yung pinsang ko. Tapos kayo nabukasan, saan na kayo natulog? Saan ka natulog? Doon ako sa bahay ko. Ano, pag ano, nandun ako sa bahay ko. Umay ako doon. Tapos siya, nakamotor siya. Hindi ko alam kung saan pa siya doon na pumunta. Eh, bakit tumagal pa ng ano? Hindi mo naisipan na, kagad na natatawag din ako. Natatawag din ako sir na ano. Eh, siyempre, yan nga. Yung, ano yun kasi, siyempre, di ba, kalalayan nila. Baka mamaya, kung anong gawin niya sa akin. Kaya yeah, kinibing ko rin talaga. Kaya yung pagkasaksak ko sa kanya, yung time na gabi na yun, isurrender ako dun sa ano, sa tropa namin, sa komando. Doon ako nagsurrender sa ano namin, sa presidente. Kaya dinala po ako dito sa police station. Nakakuha po ako ng alas 9. Balikan ko lang kay Jovelyn. Matagal nyo lang plano yan, na pinagplano nyo sa Jovelyn talaga? Bali po nung ano, yung adal na ano, nagiinom po kami doon sa bahay. Bago nangyari? Mga kwento-kwento niya po. Anong mga kinakwento niya sa'yo? Ano, sabi niya, ano, na baka may chicks ka dyan. Sabi ko, wala naman akong ano sa'yo, wala naman akong merito sa'yo, kundi yung sa ano, yung sa GC ko lang, na babae. Pumunta pa nga dito sa ano, yung sa Palawan. Pumunta pa yan dito. Tapos, paano napunta ka Jovelyn yung plano ninyo? Bali ko parang ano, may pananasan na rin po siya sa pinsan. May pagnanasa na siya? Opo. Anong sabi niya sa'yo? Anong, wala naman siyang ano sa akin. Basta ang tungkol niya sa akin, ano, mag-ano tayo, mag-rip tayo. Close niya ba si Jovelyn? Close niyo? Nakakausap niyo? Si Jovelyn, ano? Ikaw, nakakausap mo siya? Oo, oh, sa kanya po ako nagpapagawa ng resume ko eh. Ang resume kay Jovelyn? Opo, sa trabaho. Yung pinsan ko lang talaga na yan yung ano, yung natindi yung ano, yung intention kasi yan eh. Hindi, paano mo sabi naman yung pagnanasa siya kay Jovelyn? Sinabi niya ba sa'yo na rape natin si Jovelyn? Opo. Anong sabi niya? Paano niya sinabi sa'yo? Sabi niya parang ang sarap mga ano, ang sarap mga ano, magtikim ng bahay niya. Sabi niya ng ganun. Parang sarap mga rape. Binabanggit niya sa Jovelyn? Opo, opo. Anong, paano niya binabanggit? Sabi niya ano, maganda, ganun, against daw. Sabi niya sa'yo. So, okay. So, paano niya nabuo yung plano na pangagasa kay Jovelyn?